no stopping us. Hello guys, welcome to my channel. This is Joel Mallorca Gen 23 at andito naman tayo sa aking YouTube channel po. At ngayon po ay magluluto po tayo ng dimsum Baguio beans with century tuna. So ito naman ay easy pagluluto po ito. Ang gagawin ko po bilang OFW po, ito po yung mga pagkain po namin dito. Bilang isang OFW ng nagtatrabaho sa ibang bansa po. At sana magustuhan niyo po ito aking luto po at watch niyo po ito. A few minutes later. Ayun po guys, ito po yung mga sangkap na aking lulutuin po. Ang century, tuna, Baguio beans, and sibuyas, bawang, at kamatis, at may kasamang asin, and then yung mantika. So gagawin natin, igigisa po natin yung Baguio with tuna po. So ito po, watch nyo po kung ano po yung pagluluto ng ginisang Baguio beans with tuna po. Ayun guys, ito, unahin natin yung Baguio beans. Iiwain po natin siya. Ito po yung mga Baguio beans. At iyan nila natin ng maliit po na pangiwa. So ito na po. So iyanin natin dito. Yung mga dulo niya, kailangan natin na tanggalin. Pag-ihiwa niya po niya is yung parang slice na. So ito yung gagawin natin luluto. Laking tipid po ito bilang OFW na katulad ko. Kailangan madiskarte tayo kung anong kakainin niyo po. So ayan na po, naiiwan na po natin ang na-slice na po natin yung Baguio beans. Ito yung ginisang ililuto natin sa tuna po. Okay? Next po natin itong kamatis. So ito yung ilalagay natin dito sa ginisang Baguio beans. Ang palasa po ba siya? Diba? Palasa siya. Pasensya na sa hiwa ko po guys. Bahala ko lang kamatis. Siyempre tanggalin natin ulit yung buto. Sa iyo ko yung may buto guys. Slice lang natin siya ng konti. So patapos natin tanggalin yung buto, isuluhin na natin siya. Sislice na rin. So ito na po yung kamatis na slice natin po. Ayan po siya. Next naman ang sibuyas. Okay. Slice na rin natin siya. Matay na lalagyan natin po. At ilalagyan natin dito. Marami akong magsibuyas guys. Kasi masarap po siya kung may sibuyas. So ito na po siya. Kahit sa inyo po, pwede nyo pong gawin yung magluto na ginisang Baguio beans with century tuna. So ito na po yung sibuyas. Okay.
Next natin yung bawang. Yung bawang kasi yung tin mo, medyo may daw na siya. Pero tatanggalin natin yung daw. Ready na natin lahat yung sangkap. Para yung sarulutuin natin. Ready lang natin yung balat at lawa. So after natin matanggal ng balat, so i-slice ulit natin siya. Pino. Mas maganda. Pino ang gagawin natin dito sa bawang. So, ito na po yung bawang na ilalagay natin sa ginisang with Baguio. Ginisang Baguio beans with Century Tuna. Ayun guys, at naka-ready na po yung mga na-slice natin. Yung Baguio beans. Century Tuna, ito na buksan ko na po. And then, sibuyas, bawang, at kamatis. So, gigisa lang po natin yung bagyong beans sa Century Tuna po. So, yan na po yung ulam po for today po. So, mag-start na po tayo magluto na po. A few inches later. Ito na po guys, ay magsisimula na po tayo. So, ngayon po, pinapainit po yung kawali po. At ngayon po, ay lalagyan na po natin una yung mantika po. Para doon sa ginisang bagyong beans. Bagyong beans with Century Tuna po. So ito lang, lalagyan na natin ng mantika. Yan po. Papainit muna natin siya. And then next po, lalagyan na natin yung una yung bawang po. Para doon sa ginisang bagyong beans with Century Tuna po. So maghihintay natin. Ayun, mainit na siya. Lagyan na natin yung So after ng bawang po, ilalagay na natin ang sibuyas po. Daming po sibuyas, di ba guys? Sila niyo po, i-goldie po natin yung sibuyas po para maluto. So after maluto ng sibuyas bawang, next po natin yung kamatis po. Ito po yung pampalasa po sa ginisang Baguio beans with Century Tuna. So ilagay ko na po ang daming kong ingredients. Yun tayo, hihintay mo natin maluto yung sibuyas, bawang at kamatis. Saka natin lalagay yung Baguio beans. So mga ilang minuto lang po yan. At lalambot lang po siya. At yun po, amoy-amoy na po yung mga bango ng niluluto po po. So ayan po, medyo luto na siya. So lumambot na po siya. So next na natin yung ito po, yung ginawa po. Yung sinaslice po po na Baguio beans. Guys, after maluto ng Baguio beans at lumambot na po siya, next na natin yung Century. Ito po, yung ilalagay po natin dito. Century Tuna. Pwede kahit wala yung pinakatubig ng Century or may atuyot ng pwede nito. Ako kasi, yung gusto ko kasi, istuyot po. Yung ilalagay po dito sa isang Baguio beans. Ito na po, inalo ko na po siya. After na maluto yung Century Tuna, lalagyan natin siya ng kasi na konti lang, pampalasa lang po dito sa luto natin na ginisang Baguio beans with Century Tuna. Depende sa inyo ha, yung panlasa nyo po sa ating kasi konti lang.
So ilalagay po natin para lumasa po siya. Kung may ilang minuto po siya, maluluto na. So tikman natin kung anong lasa. Yung nilagyan natin siya na asin. Tamang-tama lang yung lasa. Konti lang yung nilagay ko. At yung century 2 na meron na rin yung lasa rin. So kumbaga din magda ko lang yung panlasa ko. Ayun guys, luto na po yung niluto ko pong ginisang Baguio beans with century 2 na. So health pang ano po talaga, healthy po talaga siya. Lalo na kami mga OFW, kailangan namin ng masustansyang kinakain po. So tipid na at swak na po sa Baguio beans yung niluto ko pong ginisang Baguio beans with century 2 na. So sa inyo po, pwede nyo po gawin yan sa bahay nyo po. At laking tipid. Ayun nga po. At sa mga, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po na andyan lagi po kayo. Sa mga hindi po kayo dyan pay, please subscribe my channel po. Ito nga ulit si Joel Mallorca, J23. And don't forget to like, comment, and share. And thank you, and God bless po sa inyo na.